Hello and welcome back po. Good morning. It's a new day today. Nakatulog ako kagabi ng maaga dahil siguro dala na rin ng pagod because of the long drive. Maghapon ako nagmamaneho and medyo malayo-layo nga yung biyahe. Kaya I'm very sorry. After namin kumain, medyo kwentuhan ng konti. Tapos nun, wala na. Nawalan na ako. Malay. Nakatulog na ako. Hindi ko na kayo naiikot dito sa resort. And hindi na rin tayo nakapagkwentuhan. So, don't worry. Dahil meron naman tayo ngayong umaga. Si Mami tsaka si Elaya is still sleeping. Nagising ako around siguro mga 5:30. I forgot to turn off my usual alarm. Kaya 5:30 nagising ako and ang lamig. Ang lamig ng umaga rito, ang sarap. I miss this so much. Nakapag-shoot ako ng konti. I'll be sharing it with you. Sana medyo magustuhan nyo. I'm trying my new camera. But for now, 'yon. We'll go around and papakita ko sa inyo yung resort. Maganda. Promise, magagandahan kayo. Okay? Good morning! Good morning! Mini. Good morning! Say good morning to them. Morning, Mother! Good morning! Good morning! Morning! Nakatulog ba kayo ng maayos? Aga ko natulog. Ha? Aga ko natulog. Aga niyo natulog? Umaga na. Di, 10 ako natulog. 10? Oo, 10. Ba't nakasabay lang tayo? Sabay lang tayo. Oo, alas sabay-sabay tayo nakatulog eh. Show me nga, on the video. One more. Oh, sino ho? Oh. Ade, show me how. One. Wow. Oh, you know how. You're all dear. We'll be right back.
Okay guys, quick update lang ulit. Kanina, ang gulo ng weather dito. Umuulan. Before I set up everything ngayon, umaambon. Kaya sabi ko, tigil muna si Mami tsaka si Ilaya. Nag-wash off muna. They took a shower. Dahil umuulan nga. Ngayon, kita nyo, yan yung background ko. Umaaraw na naman. So, it's very unpredictable. So, I'll just give you an update. So, where are we right now? We are here at Adela's Beach House dito sa Unisan. Nakita ko yung place at nagsesearch ako dito sa FB. And dito ko nakita, hi Kat, hi Muning. So, doon ko nakita yung place and maganda naman yung review niya. And I'm going to give you my initial thoughts kasi nakapag-overnight naman na kami. So far, na-enjoy ko na yung place and I'll give you my initial thoughts. The place is it's clean, it's quiet, it's safe. You'll feel safe, yun yung unang naramdaman ko. Well surrounded ng bakod yung resort. Tapos may nag-iikot na katiwala. And it seems like the community naman dito is pretty much quiet. So, I don't think na matatakot ka or magwo-worry ka. Second is malinis yung lugar. Every now and then may nag-iikot, nililinis yung pool. Although malinis naman nung dumating kami. And then yung room namin is also clean. In fact, when we arrived, alam mo yung it smells fresh. The bed sheets are clean, crisp clean yung feeling na ganun. So good. As for the rate naman, the room that we got is the Rio 3. It's called Rio 3. It's right here. Yan, this room here. Yan yung room na gamit namin. It's just near the pool. So, pagbukas mo nung there's a big sliding door. So, pagbukas mo, pool area na siya. Tapos, ang ganda ng view. Yung nakikita nyo sa likod ko, na beach, yan yung view niya. Clear sky, beach, tapos yung hangin. It's an air-conditioned room. It's good for 3, as published, no? But, apat kami. So, we have to add an additional bed for 500 pesos, sorry. So, per head na additional dun sa maximum limit ng room is 500 pesos. The room itself is 3,500 plus 500 pesos. So, 4,000 yung rate niya overnight. Not bad, I will say, na because considering syempre yung room, yung location, everything that's clean around, it's a fair price. Plus, ngayon, mukhang parang walang ibang guest. Although may nakita ko kanina na dalawang guest nandun sa farther side ng resort. Pero other than sa kanila, walang ibang guest. So, kami lang yung guest. So, parang, alam nyo yun, parang ni-rent nyo yung place. So, I would advise na you go here on a weekday para it's going to be ganito, maayos. Inform them ahead of time. You can contact them. The number is doon sa comment section. I will post it here. I'm sorry, dun sa description, link to their FB page as well, makikita nyo, nandyan din. So, if you are interested in going here and booking your family getaway,
malayo sa ingay, sa pollution and everything. Dito, contact them and let them know ahead of time. You can also ask kung ano pa yung mga available nila na rooms para that will fit your family. Then what else? Let's talk about requirements. Una nilang hiningi is of course you have to be fully vaccinated. Kailangan fully vaccinated ka, ay mami. Ayan. Kailangan fully vaccinated ka. Yun yung unang hiningi sa amin. Hiningan kami ng vaccination. Sorry about that. Hiningan kami ng vaccination card. So, lahat kami meron. And binigay namin sa kanila. Of course, si Elia, wala namang vaccination. Pero ang important is, kailangan yung parents is may vaccination card. Actually, hindi naman pala required na fully vaccinated basta meron kang vaccination. Kasi si Saisay, isang dose pala ng vaccine siya. Kaya may second pa siya, which is scheduled for next week. Pero tinanggap naman kami. And yun yung number one ano namin talaga, preference, is yung kid-friendly and i-allow na mag-enjoy yung bata. Okay. Update lang, bigla kaming inulan. Pero, ayan o, magandang panahon ng araw. Elia! Hi! Oh, yan ang literally rain or shine. Talagang sinusulit nung anak ko yung outing namin. Which is good, di ba? Yan naman talaga eh, kaya tayo nandito eh, para mag-enjoy. So, ayan, no? Look at the sky. Pero mukhang lilipas din, parang dinaanan lang kami. Kaya okay lang. Okay, so yun guys. Sorry, hindi na kami nakapagpaalam from the resort. Nakalista kami ng resort kasi medyo hindi maganda yung panahon doon, so we just made the most out of it. Naligo kami, sinagad namin ang paliligo, and then at the same time, nagluto kami for breakfast. Tapos nung umalis kami, umuulan, so medyo nagmamadali kami. Kaya hindi na ako nakapag-shoot para magpaalam. But overall, we are all happy, masayang-masaya kami, masaya si Elia. Are you happy with the swimming? Oh yes, yan, ultimong si... What? Are you happy? Are you happy? Oh, say it on the camera. Oh yeah. Oh yeah. Okay, so we are happy. Ngayon, nandito na kami sa Lucena. We're on the way back sa Manila. But, syempre, huwag ka kalimutang hindi bibili ng... Gemini, bigyan mo ako, Zay. Papakita natin sa kanila kung ano yung hinahabol. Ito, every time na pupunta kami rito sa Lucena, kailangan merong Spanish bread, Gemini. Hindi kami taga Gemini, hindi rin kami binabayaran, but that's we love this so much. So, sarap. Kaya na po, hanggang dito na lang till our next adventure. Magkikita-kita po ulit tayo. Okay? So, and we are Manalo! Bye-bye. Bye!